Magandang umaga mga kaibigan, narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang mga bagay hinggil sa mga iba't ibang wise tips. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito kaibigan ay kung paano ba makakatipid ng pera ang mga Pilipino. Maring narinig mo na kaibigan ang katagang ito ng mga Pilipino, saka na lang ako mag-i-invest kapag may ipon na ako. Makakaipon ka naman kaibigan ng pera kahit kailan mo gusto, pero ang pinakamaganda ay yung pagdating ng sweldo, ang unahin mong gastusin ay ang iyong savings. May formula tayo dyan kaibigan. Noon, ang mga Pilipino, kadalasan ang formula nila, earnings minus expenses equals savings. Yung matitira, yun ang kanilang isisave. Pero ang tamang formula dyan kaibigan, earnings minus savings equals expenses. Ibig sabihin niyang kaibigan, ang mga matitira sa pera mo matapos kang mag-save ng pera sa bangko, yun lang pagkakasyahin mong gastusin sa loob ng isang buwan. Hindi yung gagastusin mo muna at yung matitira, yun ang ilalagay mo sa savings mo. Sigurado, hindi ka mag-a-adjust nun, kaibigan. Ito ang ilan pa sa mga tips mula sa iMoney Philippines. Una kaibigan, maglaan ka ng 20% o higit pa sa iyong savings account. Ano bang pagkakamali mo sa savings kaibigan? Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga Pilipino ay kung ano ang ilalagay nila sa kanilang savings. Kadalasan, kailangan mo magbayad ng ilaw, tubig, kuryente, pamasahe, at kailangan mo pang magbigay ng pera sa pamilya mo. Pero pag natapos ang araw, ano lamang natitira sa iyo? Kaunti lang, di ba? Ito ang tipid tip ko sa iyo, kaibigan. Kapag may natanggap kang pera, ilagay mo kaagad ang 20% nito sa bangko. Bukod sa makakapag-umpisa ka na sa pag-invest, magkakaroon ka pa ng sapat na pera para sa emergency na maaaring mangyari. Ikalawa kaibigan, magtipid ka ng pera sa pagbubawas ng iyong gastos. Ang pagtaas ng iyong sweldo ay nangyayari lamang kada taon. Ang pinakamabilis na paraan para ikaw ay makatipid ay paliitin mo ang iyong gastos. Ito ang ilan sa pwede mong gawin kaibigan. Una, magplano ka ng kakainin. Ang pagbili ng marami ay nakakatipid. Mainam ito kaibigan sa mga nagdadala ng baon sa opisina, kung saan malaki sa ating kinikita ay napupunta sa pagkain. Ikalawang paraan kaibigan, subukang manatili sa bahay kapag Sabado. Kapag ikaw ay wala sa bahay, malaki ang posibilidad na gagastos ka. Maring ikaw ay nasa mall, kahit kakain ka sa mga fast foods, o kaya mamahaling restaurants. At hindi lang yun, baka mag-taxi ka pa pauwi kaibigan. Ikatlo kaibigan na paraan para ikaw ay makatipid, bumili ka ng Filipino products. Hindi alam ng nakararami na mas mura ang mga produktong Pinoy dahil mas mura ito kesa sa mga mas popular na bilihan sa supermarket. Bukod sa nakakatipid ka na kaibigan, ay nakakatulong ka pa sa ekonomiya ng Pilipinas. Ikaapat kaibigan, putulin mo ang cable at landline. Ginagamit mo ba talaga ito? Makakanood ka naman kaibigan sa computer ng kahit anong TV show kung gusto mo, at pwede kang makipag-usap ng walang bayad, mapalokal o international. Kung kailangan mo talaga ng internet kaibigan, gumamit ka na lang ng prepaid na reloadable na router para ikaw ay makatipid. At huwag kang gumamit ng postpaid dahil mas nakakamahal ka doon kaibigan. Mas maraming pagkakataon na hindi mo nagagamit ang iyong internet, di ba? Subalit kung prepaid reloadable na router ang ginagamit mo kaibigan, kung kailan mo lang kailangan gamitin, doon ka lang maglo-load. Isa pang paraan kaibigan para makatipid ka ng pera ay gumamit ka ng garapon na lalagyan ng mga natitira mong barya at pera. Mag-iwan ka lamang ng garapon sa iyong bahay kung meron kang mga barya-barya na natitira mula sa pagpunta at pag-uwi mo galing school o office. Ilagay mo yung pera sa garapon. Sabihin natin kapag nakapag-ipon ka ng 10 kada araw, sa isang linggo kaibigan, meron kang 70 pesos. Sa isang buwan kaibigan, may 280 pesos ka. At sa isang taon kaibigan, meron kang 3,650 pesos. Isipin mo kaibigan, ang 10 kada araw ay makakapag-ipon ka na ng ganyang halaga. Saan ka makakakuha ng 3,650 pesos sa panahong ito kaibigan? Kaalaman tungkol sa mga paraan kung paano makapag-ipon ng pera ang kadalasang kulang sa atin. Pero hindi talaga itong problema kaibigan. Ang kaalaman ay 10% lamang ng dapat nating gawin sa pagtitipid. 90% ay nakalaan sa disiplina para dito. Kung gagastos ka ng piso ngayon, tanungin mo ang sarili mo kaibigan, makakadagdag kaya ito ng halaga sa'yo?
Kaya kung ako sa iyo kaibigan, magbukas ka na ng savings account at umpisahan mo na ang pag-ipon. Para sa loob ng 1 taon, tignan mo, marami ka nang maiipon. So hanggang dito na lamang ang ating pag-aaral mga kaibigan tungkol sa kung paano ba makakapagtipid ang mga Pilipino. So kung gusto nyo ng ganitong mga video tungkol sa mga wise tips, mag-subscribe sa ating channel at pindutin mo na rin yung notification bell sa baba ng ating video para maging updated ka sa ating mga latest upload sa ating channel. So hanggang sa muli mga kaibigan.